Tungkol lang to sa NGO. That's made up of GO people. As early as 2010, nung na-proclaim na yung aking opponent, si Presidente Aquino, sabi niya, Grace, no matter what happens, you already have done so much for the country. What position would interest you? Sabi ko sa kanya, sir, nagulat naman ako dyan sa tanong. Because, you know, tinulungan ko naman siya because I believed in him at hindi dahil nag-expect ka ng position. So for these past 3 years, maraming tatanong sa akin, Liberal Party daw ako, ganyan, isa sa mga itinuturing na malapit din sa kanila. Pero bakit daw wala ako sa posisyon? Well, because wala sigurong yung mga nababanggit sa akin, hindi ko feel, kumbaga, or hindi ko nararamdaman na doon ako makakatulong ng mabuti. Alam ng mga maraming kabataan, professionals na nabahagi na namin ng aming caravans for good governance sa Kaya Natin. I've been all over the country speaking about Kaya Natin. Nasabi ko, sa lahat ng napagdaanan ko, ang pinaka-importante pa rin sa akin ay electoral reforms. Hindi agriculture, kahit na mahal na mahal ko ang mga magsasaka namin sa Isabela and I know they need a lot of support. Hindi tungkol sa kababaihan ang pinakamalaking issue sa akin, hindi nang tungkol sa mga taong may kapansanan, kundi electoral reforms. I've gone through a lot. I've gone all the elections that I went through since 2001. Lagi akong first-hand experiencer. Lagi akong, to put it bluntly, biktima. Mula pangalan ko na hindi nabilang, mula mga ilang araw na hindi maproklama, mula bigla na lang mawawala yung board of canvassers, hindi nababalik, things like that. I have gone through all of them personally, even being automated in the elections. I think I should be more careful now with my words dahil baka sabihin nila na, oh, why are you coming into the COMELEC na masyadong marami kang angst? Di ba? Parang ganun. Hindi dapat problema yung marami kong karanasan ng pagkakabiktima sa halalan sa appointment as COMELEC commissioner. Sana makatulong ngayon na mas makapag-empathize ako, mas alam ko kung ano. We will not even talk about reforms now eh, na meaning may bago kang i-introduce, parang ganun. As of now, ang una kong maiisip, hindi ka mag-i-introduce na ng bago, i-implement mo na lang yung dati nang nandyan. Meron tayong election code, diba? At wala doon ang nagsasabing okay ang vote buying, okay ang terrorism, diba? Okay ang kung paano ko lang, yung ganun. So, meron na sa ating batas yan, na bawal yung mga yan. The only problem is, hindi sila na-implement all this time. Pero kung ang pag-uusapan natin ay electoral reforms, siguro ang maaring pwedeng i-consider, ito na pag-usapan lang namin recently ni na Among Ed Panlilio, ni na Harvey, ng Kaya Natin, yung sana magkaroon ng curriculum ang ating Department of Education na as early as the time na nasa high school ang mga bata ay alam na nila kung ano ang election, what goes through registration, yung ganyan, ano ba ang mayor, ano ba, sometimes they don't even know who I am, konsehala ba ako o mayora, kasi they don't know the difference at ano ang ginagawa ng mga ito. Pagdating ng 18 years old sila, yun pa lang yung first time nila na, ito pala yung election. At ang alam nila kung sinong gusto nung artista, yun dapat ang sundin. Ganyan. O kaya, pumila daw tayo sa bahay ni Kapitan, may pera doon. Yun na kaagad ang image nila of what elections are in the Philippines. They don't even know that it's wrong because yun na talaga ang nangyayari. So sana with a Department of Education Secretary like Secretary Luistro and hopefully meron pa namang ibang kasama sa COMELEC, sana i-consider nila yun. Thank you.